Magandang araw sa inyo lahat. Welcome kayong lahat dito sa aking channel. Ako nga pala si Tita Sally. Bago lang akong vlogger. Kaya don't forget to like, to subscribe, and huwag niyong kakalimutan pindutin ang mahiwagang bell para ma-follow niyo ako. Okay? Ginawa ko to para ma-share ko sa inyo yung konting kaalaman ko sa pagtatanim dahil isa akong plantita. I'm not a certified plantita pero masasabi ko isa akong plantita kasi mahilig akong magtanim ng halaman. Kaya ngayong araw na to, first time ko mag-vlog, magpapakita agad ako sa inyo paano ako magtanim ng halaman. Okay guys, ang una natin itatanim ngayon is itong aking ito. Ito yung tinatawag na Obtusifolia or kilala siya bilang baby rubber tree. Kapamilya siya ng Peperomia. Itong halaman to guys, cuttings lang ito. Kung mapapansin nyo, wala siyang ugat. Cuttings lang to. Tapos, ang gagat, itatanim lang ito. Pusok lang natin sa lupa. Napakadali nitong buhayin. Itong mga Peperomia na to, napakadali silang mabuhay. Pero, masailan din sila. Kasi ito yung mga halaman na ayaw nila na masyado silang na-over water. Gusto nila talaga, nabibiligan lang sila pag muntuyo-tuyo na yung soil nila. Bagay, ibang plants naman, ganun din eh. Ayaw nila ng masyadong na-over water. Gusto lang nila yung talagang mas nadadry mo na yung soil bago natin sila didiligan. Okay guys, papakita ko sa inyo paano to itanim. Meron ako ditong soil mix. Ito yung pinaghalo-halo kong coco peat, loam soil, at saka cow manure. Minix ko na to kanina, hindi ko na lang to na ipakita sa inyo. Pero next vlog ko, papakita ko sa inyo yung ano itsura ng loam soil, coco peat, saka yung syempre yung cow manure. Alam na natin kung ano yung tahi ng kalabaw na kinuha namin dyan sa bukid sa likuran namin. Marami kasi ito nasusugang kalabaw, kaya dito madaling makakuha ng ganun. Okay. Ito na yung ating gagamating pot na pagtatanim natin. Ito is maliit lang itong pot na to. Kasi maliit lang naman silang halaman din naman sila yung lumalak gagaya ng mga ibang halaman gagaya ng mga aglo at saka mga pilo. Okay, lalagay natin. Okay, lalagay na tayo sa ating pot ng soil yan. Pakadali naman magtanim ito eh. Tusok lang natin ito dito guys, oh. Napakadali. Tusok lang natin dito isa-isa. Sabi ni Lili, nakapagsabi sa akin na yung pagtanim itong Peperomia, pwede rin itong through water lang, yung lalagay natin sa garapon. Mag-uugat na siya doon. Yun, hindi ko pa yun na testing sa sarili ko, kaya hindi ko mai-recommend sa inyo. Pero itatry ko ngayon, magtitira ako ng isa nito. Tapos lagay ko ito sa glass lang na may tubig. Hindi natin kung mabubuhay siya. Kasi guys, ang gusto ko sana ituturo sa inyo. Siyempre, yung gusto ko yung experience, yung na-experience ko na. Kasi para ituro ko man, hindi ako magkamali. Kasi hindi naman nakapagaya na iba na tagang certified talaga na plantita na nakahuhusay na nila. So guys, so ganito lang siya. Oh. Na itanim natin. Dalawa na yung tinabi ko. Tsaka ayan, madali lang to. Sa medium pot ko lang siya tinanim kasi hindi naman siya talaga siya lumalaki. Tapos mapakita ko sa inyo guys yung aking nabuhay na. Yung aking nabuhay ko na siya, naitanim ko siya matagal na. Siguro mga ang edad nito is 2 months old na siya. Ayan to siya guys, oh, tinan nyo. Ganito na siya ka-lush. Pero natinanim ko din siya, ito is 3 to klase. Ito isa kasi nanganak na siya. More than 2 months pa siguro to, hindi ko na natatandaan eh. You know, last na siya guys. So, ang ganda niya, ang kisap niya sa first na kumakita niya sa kangkapan ng leaves niya. Saka lumaking dahon talaga. Healthy talaga siya. Ayan. Ito siya guys. Tapos, dun sa putin natin sa kanya sa ano, meron akong printer na dito. Ito lang kasi ang nakita ko available dito sa bahay ko na pwede ko siyang gamitan para maitanim ko siya dito. Dito lang, nakalubog lang siyang ganyan. Tapos, sabi, mag-uugat na daw to.
in 2 months daw mag-ugat na daw siya. Siguro naman hindi naman siguro abot yung 2 buwan. Siguro yung 2 buwan, pwede na siguro itanim kung magkakaugat man ito. Okay guys, ganito lang katanim, kadaling itanim ang baby rubber tree or of Drosophila. Okay, ito ang pangalawa naman natin itatanim. Dumaang motor. Ang pangalawa natin itatanim, itong ating string of nickels. Ito, kamag-anak siya ng string of heart at saka string of pearl. Pero wala pa ako nung dalawang halaman na yun kasi naghahanap ako ng mura. Ito, nabili ko to sa online selling pero mura lang ang bili ko dito. Ang bili ko dito is 70 pesos. Ganto na siya kalash. Ganto na siya kalash. Kaya, made may kasama na siyang hanging pot. Gagawin natin dito, ililipat natin siya sa isang pot na white pot. Dito siya, so ganito natin siya ilalagay. Kasi mahilig talaga ako sa white pot. Actually, marami ngayon ang mahilig sa white pot. Kasi pag nakalagay siya sa white pot nga naman, at anong kulay ng halaman, lutang na lutang siya kapag sa white pot siya nakalagay. Ngayon, ito ang itatanim natin sa ating white pot na hanging. Lagyan muna natin siya ng ating mixing soil na ito. Ilalagay natin siya dito. Ilalagay natin siya ng ating mixing soil. Dagan pa natin ng konti. Ang gato siya karami sa isang hanging pot. Ayan, ganyan siya kadami guys. Ang gawin nating paglipat dito, hindi natin siya aalisin doon sa pot kung saan siya taga nakalagay. Kasi kukuha tayo, kakat tayo ganito. Kakat lang natin siya dito. Ganito. So, pwede na natin gunting ko. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Ako na dito lang siya kanina. Wala na. Ano na lang natin? Dito na misplace ko na akin doon. Ito. Ganito na lang. Malambot naman siya eh. Kaya madali-madali naman siyang ano. Ganito lang. Ilulubog lang natin siya dito. Yan. Papakita ko sa hindi lang siya kita. Next na ayos natin yung camera natin para habang tinatanim siya, makikita ninyo. Nakalubog lang naman siya ganun eh. Yan. Bukod natin yung mga mahaba niya. Hindi mo guys, napakamura ng bili ko dito. 70 pesos lang ang bili ko dito sa online selling. Ganito na siya kalash. Pwede na siyang i-propagate. Paparamin mo na siya. Hindi naman ito mahirap alagaan. Ayan. Nakapag-cut na tayo. Ay, lulubog natin siya dito. Yun namang pagtinim ng halaman, syempre. Patsagaan lang naman ito eh. Kapag-hilig mo, kahit hindi ka siguro mahilig dito, kapag nakita mo, nakakaganda ng paligid, magugustuhan na rin mo ang magtanim ng halaman. Kasi ako, bata pa ako, medyo nagmamahalang halaman ngayon na tinatawag nila ng mga red congo ba yun? Yung mga yun. Meron kami noon eh kasi may bumibili sa amin. Hindi na pa silang nanay ko. Nababenta namin na ubus na yung halaman. Sayang. Kasi bata pa ako, hindi pa ako siya ganun kaalam sa halaman. Hindi ako nakapagsubi sana meron ako ganun halaman. Kasi ngayon hindi ko talaga siya kayang bilhin. Oh, ito, ganito lang siya guys, oh. Ayan. Nusok-tusok lang natin siya doon. Tapos, ganyan lang. Ganyan lang siya kadaling itanim. Tapos, itin na lang natin siya mag-lash. At saka na lang sa pagtanim, itin na lang natin siya na mag-lash siya with one on tricycle. Kahit gabi na. Itin na lang natin siya na ano siya, yung lumago siya, humaba siya, maglahapag siya guys, nakita nyo, nabuhay siya, tapos nakita nyo, nag-mort na siya dito, yung talagang pagod mo, masusulit yan. Tapos ito naman, hindi natin siya inubos, kasi hayaan natin siya na dumami. Ayoko na siya alisin dito, kasi last na siya dito eh. Kahit medyo maliit nga lang yung kanya, ano, kaya gagawin na natin, ang paparami, ang paparami. So, laki na lang yan para mas healthy yung tubo. Kahit maliit yung pot niya. Pero di laro syempre kung sa malaking pot natin siya ilalagay. Ito naman yung ating pangatlong itatanim. Ito guys,
aminin ko sa inyo, hindi ko talaga siya alam kung ano siyang halaman. Nakita ko siya sa online. Nung nakita ko siya sa online, nakita ko na din siya sa mga bahay na nadadaanan ko na meron silang ganitong halaman. Pero tingin ko, kamag-anak din siya ng Dicidia. Hindi ko lang siya makumpirm na ano sa inyo, masabi na ito talaga yun kasi baka magkamali ako. Basta nagagandahan na kasi ako dito. Pagkakita niya, ang ganda-ganda niya. Ang ganda ng lips niya. May white siya na barricaded. Bili ko rito sa isang online. Ang bili ko lang dito, kita nyo, simple lang siya. Ang bili ko rito is 30 pesos. Ganito lang ako bumili ng halaman, mamumurahin lang. Tapos pagagandahin ko na lang siya. Kasi naniniwala ko, isang halaman kahit simple lang siya. Basta napaganda mo siya, napalash mo, nalagaan mo. Gaganda at gaganda siya. Okay, ganito. Tumuha tayo. Sa hanging pot ko din siya ilalagay. Pero ito talaga, ililipat ko talaga siya ng buong buhay, hindi kagaya nung string of tiggles kanina na kumuha lang tayo. Ito ililipat natin kasi masyado, ano siya eh, yung kanyang taniman eh, masyadong maliit. Eh, kung, kasi nakita ko nito, talagang malagong-malago siya. Kaya tingin ko, mas maganda kung ang kanyang paglalagyang pot eh, medyo maluwang, mas lalo pa siyang lalago. Saka mas kakayanin nung pinagtatamnan niya kasi ito masyado siyang maliit nasobrahan yung aking lagay sa pagbuhat sa natin nakamain ko na lang sanay naman ako ng kinakamit yung lupa ang kiliyan ganda lang yan ganda lang natin ganda natin siya tapos dumungin ko lang yung lupa masyado ko siya sandali ko kasi makuto siya kasi ang texture ng kanyang malutong sila. Malutong yung kanyang mga dahon na parang pagka nagalaw mo siya, mabilis siya maputol. Kaya dahan-dahan lang natin silang itatanim. Kasi baka maputol yung kanyang mga spin. Sayang naman. Sayang yung kanyang ganda. Ganda talaga ako dito. Ang ganda talaga niya. May variegated pa siya na kulay puti. Doon sa nakakalam na lang na kung ano tong plant na to. Ano na lang ninyo sa akin. Comment na lang ninyo para malaman ko kung ano siyang halaman. Pero tingin ko para siyang kamag-anak din ng Dicidia din. Variety siya ng Dicidia. Pero hindi ko alam talaga kung ano. Ang ganda nito pagka ito yung nakita natin siya na talagang naghahang na siya. Makita niyo. Pagka white pot talaga yung ginamit mo kahit hindi ganito yung pot mo. Sa white pot natin sila inilagay, talagang makikita mo yung kanyang lutang ng kulay niya. Kahit talaga anong kulay, maganda. Guys, ito na yung mga naripat na natin ngayong araw na to. Ito na siya, ito na sila. Hanapan ko na lang sila ng kung saan sila magandang mas ipupwesto ko. Siguro, baka sa gawin na to ko ipakita. Papakita ko rin sa inyo yan sa next vlog kung saan sila mga pinagpupwesto. Ngayon guys, medyo napapasin nyo, marami akong pumali-mali, nagbabakil pa ako. May dumaan, anak ko yung dumaan na yun. Nagbabakil-bakil pa ako sa pagbablog kasi first time ko lang, nahiya pa ako magsalita. Hindi ko mailabas yung tunay na dadal ko. Pero tingin ko, madadal na talaga ako. Nahiya pa ako yung labanan na to. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana i-follow nyo ako, i-subscribe nyo ako. Huwag nyong kalimutan, pindutin ang mahiwagang bell. Ito nga pala si Tito Sally, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Sana may natutunan kayo sa akin. May natutunan mo kayo kahit konti. Kalo sa inyo, hindi naman ako si expert ng iba. Ngayon, i-update ko na lang kayo sa ikalalabasan nito ating baby Robert to kung magsasuccess ko talaga siya na mabubuhay siya. Okay guys, bye!